Mula kina Pablo at Timoteo, mga lingkod ni Kristo Jesus, para sa lahat ng mga banal kay Kristo Jesus na nasa Filipos, kasama ang mga tagapangasiwa at ang mga tagapaglingkod. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at mula sa Panginoong Jesucristo. Nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo. Sa bawat panalangin ko para sa inyong lahat, lagi akong nananalangin may kagalakan. Dahil sa inyong pakikibahagi upang maipalaganap ang Ebanghelyo, mula ng unang araw hanggang ngayon. Lubos ang aking pagtitiwala na ang Diyos na nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ang tatapos nito hanggang sa araw ni Kristo Jesus. Tama lamang na ganoon ang isipin ko tungkol sa inyong lahat, dahil kayo'y nasa aking puso. Ang dahilan nito'y kayong lahat ay aking mga katuwang sa biyaya ng Diyos maging sa aking pagkakabilanggo, sa pagtatanggol at pagpapatunay sa Ebanghelyo. Sapagkat saksi ko ang Diyos, kalakip ang pagmamahal ni Kristo Jesus kung gaano ang pananabik ko sa inyong lahat. Idinadalangin ko na lalo pang sumagana ang inyong pag-ibig kalakip ang kaalaman at malalim na pangunawa. Upang matiyak niyo kung alin ang pinakamahalagang bagay. Sa gayon, kayo'y maging dalisay at sa inyo'y walang maisusumbat pagsapit ng araw ni Kristo. Yamang kayo'y napuno ng bunga ng katuwiran sa pamamagitan ni Jesucristo, tungo sa kaluwalhatian at karangalan ng Diyos. Nais kong malaman niyo, mga kapatid, na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nagbigay daan sa paglaganap ng Ebanghelyo. Ano pat naging malinaw sa lahat ng mga bantay ng pamahalaang Romano at sa iba pang tao na ang aking pagkabilanggo ay dahil kay Kristo. Kaya karamihan sa mga kapatid sa Panginoon ay nagkaroon ng lakas ng loob na ipahayag ng buong tapang at walang takot ang salita ng Diyos dahil sa aking pagkabilanggo. Totoo nga na ipinangaral ng iba si Kristo sapagkat sila'y nainggit at nais lamang makipagpaligsahan, samantalang ang iba naman ay dahil sa mabuting hangarin. Ang mga ito'y nangangaral dahil sa pag-ibig sapagkat alam nila na ako'y itinalaga para ipagtanggol ang Ebanghelyo. Ipinangaral naman ng iba si Kristo dahil sa mga pansariling layunin, wala silang katapatan, at ang hangarin ay lalo pa akong pahirapan sa aking pagkakabilanggo. Ano naman ito sa akin? Ang mahalaga ay na ipapahayag si Kristo kahit sa anong paraan, pakunwari man o tunay ang layunin. Dahil dito'y nagagalak ako at ako'y patuloy na magagalak. Sapagkat alam kong ang pangyayaring ito ay para sa aking kaligtasan, sa pamamagitan ng inyong mga panalangin at sa tulong ng Espiritu ni Jesucristo. Gaya ng aking pinakahihintay at inaasahan, hindi ako mapapahiya sa anumang kadahilanan, kundi sa pagkakaroon ko ng buong katapangan, si Kristo ay dadakilain ngayon, tulad ng dati, sa aking katawan, sa pamamagitan man ng buhay o ng kamatayan. Sapagkat para sa akin ang mabuhay ay si Kristo, at ang mamatay ay pakinabang. Kung ako man ay mabubuhay sa katawan, ito'y mangangahulugan na mas maraming bagay pa ang ibubunga ng aking gawain. Ngunit hindi ko alam kung alin ang aking pipiliin. Ako'y naiipit sa dalawang ito, nais ko nang lumisan at makapiling si Kristo, sapagkat ito'y lalong mabuti. Subalit ang manatili sa katawan ay higit na kailangan para sa inyong kapakanan. At sa paniniwalang ito, alam kong mananatili pa ako, at magpapatuloy na kasama niyong lahat, para sa inyong pag-unlad at kagalakan sa pananampalataya. Sa muli kong pagpunta sa inyo ay masagana akong magiging bahagi ng inyong pagmamalaki na nakay Kristo Jesus. Mamuhay lamang kayo sa paraang karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Sa gayon dumating man ako at kayo'y makita, o wala man sa harap niyo, at mabalitaan ko ang inyong kalagayan, malalaman kong kayo'y matatag na naninindigan sa iisang espiritu, at may isang layunin na sama-samang ipinaglalaban ang pananampalataya ng Ebanghelyo. At sa anumang paraan ay hindi kayang takutin ng inyong mga kaaway. Para sa kanila ito ay tanda ng kanilang pagkapahamak, ngunit sa inyo naman ay tanda ng inyong kaligtasan, at ito'y galing sa Diyos.
Sapagkat ipinagkaloob sa inyo alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magdusa rin alang-alang sa Kanya. Yamang nararanasan nyo ang pakikipaglaban na nakita nyong hinarap ko, at ngayon nababalitaan yung kinakaharap ko pa rin. Kaya't kung may anumang pampalakas ng loob na nagmumula kay Kristo, kung may anumang pampasiglang dulot ng pag-ibig, kung may anumang pagsasamahang mula sa Espiritu, kung may anumang pagmamalasakit at habag, lubusin niyo ang aking kagalakan. Magkaisa kayo sa pag-iisip, mabuklod kayo ng isang pag-ibig, at magkaisa kayo sa diwa at layunin. Huwag ninyong gawin ang anuman dahil sa pansariling hangarin o dahil sa kayabangan. Sa halip, magpakumbaba kayo at ituring ang iba na mas mahalaga kaysa inyong sarili. Pahalagahan niyo ang kapakanan ng iba, at hindi lamang ang kapakanan ng inyong sarili. Taglayin niyo ang pag-iisip na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya'y nasa kalikasan ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Sa halip ay itinuring niyang walang halaga ang sarili, kinuha ang kalikasan ng alipin, at naging katulad ng mga tao. At nang natagpuan sa kaanyuan ng tao, ibinaba niya ang kanyang sarili, at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y lubusang itinaas ng Diyos, at ginawaran ng pangalang higit na mataas kaysa lahat ng pangalan. Upang sa pangalan ni Jesus ang bawat tuhod ay lumuhod, ang mga nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At ipahayag ng bawat bibig na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paanong lagi niyo akong sinusunod, hindi lamang kung ako'y kaharap niyo, kundi lalo ngayong ako'y wala riyan sa inyo, magpatuloy kayo sa gawain ng may takot at lubos na pag-iingat upang maunawaan niyo ang kahulugan ng inyong kaligtasan. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo, upang naisin niyo at gawin ang kanyang mabuting layunin. Gawin niyo ang lahat ng bagay ng walang angal at pagtatalo. Upang kayo'y maging mga walang kapintasan at dalisay na mga anak ng Diyos. Hindi kayo dapat maparatangan ng anuman sa pamumuhay niyo sa gitna ng isang salinlahing baluktot at masama. Magningning kayong tulad ng mga tanglaw sa sanlibutan. Patuloy niyong panghawakan ang salita ng buhay upang sa araw ni Kristo ay maipagmalaki ko na hindi nasayang ang aking pagtakbo at hindi nauwi sa wala ang aking pagpapagal. At kahit ibinubuhos pa ako na parang inuming handog sa ibabaw ng alay at paglilingkod ng inyong pananampalataya, ako'y natutuwa at nakikiisa sa kagalakan niyong lahat. Sa gayon ding paraan, dapat kayong matuwa at makiisa sa aking kagalakan. Umaasa ako sa Panginoong Jesus na maisugo agad sa inyo si Timoteo, upang mapanatag din ang isip ko kapag nalaman ko na ang kalagayan ninyo. Wala akong ibang maitutulad sa kanya na totoong magmamalasakit sa inyong kapakanan. Sapagkat ang hinahanap lamang ng lahat ay ang sarili nilang kapakanan, hindi ang mga nauukol kay Jesucristo. Ngunit alam niyong napatunayan na ni Timoteo, ang kanyang sarili, sapagkat gaya ng paglilingkod ng anak sa kanyang ama, ay naglingkod siyang kasama ko sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Kaya umaasa ako na isusugo ko siya kaagad, kapag nalaman ko na kung ano ang mangyayari sa akin. Nagtitiwala rin ako sa Panginoon na malapit na akong makapunta riyan. Bukod dito, iniisip kong kailangang papuntahin dyan si Epafrodito, na aking kapatid, kamanggagawa, at kapwa-kawal na isinugo niyo upang maglingkod para sa aking pangangailangan. Sabik na siyang makita kayo. Nalulungkot siya sapagkat nabalitaan niyo na siya'y nagkasakit. Totoo ngang siya'y nagkasakit at halos mamatay na. Ngunit naawa sa kanya ang Diyos, at hindi lamang sa kanya, kundi pati sa akin, kung hindi nagkapatong-patong sana ang aking kalungkutan. Kaya't lalo kong sinikap na isugo siya, upang kapag makita niyo siyang muli, matutuwa kayo at ako naman ay mababawasan ng pangamba. Kaya't buong kagalakan niyo siyang tanggapin bilang lingkod ng Panginoon. Parangalan ninyo ang mga taong katulad niya.
nabingit siya sa kamatayan dahil sa gawain para kay Kristo. Itinaya niya ang kanyang buhay upang punan ang kakulangan ng inyong paglilingkod sa akin. Kahuli-hulihan, mga kapatid ko, magalak kayo sa Panginoon. Hindi kalabisan para sa akin ang muli kong isulat sa inyo ang dati ko nang naisulat, sa halip ito'y upang kayo'y ingatan. Mag-ingat kayo sa mga aso, sa mga gumagawa ng masasama, at sa mga sumusugat sa kanilang katawan. Sapagkat tayo ang mga tunay na tuli, na naglilingkod sa tulong ng Espiritu ng Diyos at ang ating pagmamalaki ay na kay Kristo Jesus, at hindi sa anumang ginagawa sa ating katawan. Bagaman maaari kong gawin yon. Kung sa palagay ng iba may dahilan silang magmalaki, lalo na ako. Tinuli ako ng ikawalong araw, akong mula sa lahi ng Israel, mula sa lipi ni Benjamin, isang tunay na Hebreo, at tungkol sa kautusan, ako'y isang Fariseo. Kung ang pag-uusapan ay sigasig, ako ay naging taga-usig ng iglesia, at tungkol naman sa katuwirang ayon sa kautusan, ako ay walang kapintasan. Subalit ang mga bagay na maaari ko sanang pakinabangan ay itinuring kong kalugihan dahil kay Kristo. Sa katunayan, ang lahat ng bagay ay itinuring kong kalugihan dahil sa hindi matatawarang halaga ng pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Dahil sa Kanya'y pinawalang halaga ko ang lahat ng bagay, at itinuring kong basura upang makamtan ko si Kristo. At ako'y matagpuan na nasa Kanya. Wala akong sariling katuwiran batay sa kautusan, kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katuwirang buhat sa Diyos na nakabatay sa pananampalataya. Ang naisin ko'y makilala siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at makibahagi sa kanyang mga pagdurusa at matulad ako sa kanya maging sa kanyang kamatayan. Upang hanggat maaari ay makamtan ko ang muling pagkabuhay mula sa kamatayan. Hindi sa ito'y nakamit ko na, o ako'y nakarating na sa hangganan, sa halip ay nagpapatuloy ako upang makamit ko ang bagay na ito, yamang ako ay nakamit na ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko itinuturing na iyon ay nakamit ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang mga bagay na nakaraan, at sinisikap kong abutin ang mga bagay na hinaharap. Patuloy akong tumatakbo patungo sa hangganan para sa gantimpala ng makalangit na pagtawag ng Diyos bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya tayong mga nasa hustong gulang ay dapat magkaroon ng gayunding pananaw. At kung hindi ganito ang inyong pananaw, ito man ay ipahahayag sa inyo ng Diyos. Gayunman, magpatuloy tayong mamuhay ayon sa pamantayang naabot na natin. Mga kapatid, sama-sama niyong tularan ang aking halimbawa, at bigyan niyo ng pansin ang mga lumalakad ng ayon sa huwarang ibinigay namin sa inyo. Sapagkat maraming namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo, gaya ng madalas kong sabihin sa inyo noon, at ngayon muli kong sinasabi na may kasama pang luha. Ang wakas nila ay kapahamakan, ang Diyos nila ay ang sarili nilang tiyan. Ang ipinagmamalaki nila ay mga bagay na dapat sana nilang ikahiya, at ang tanging iniisip nila ay ang mga bagay na makalupa. Ngunit tayo'y mamamayan ng langit at naghihintay tayo ng tagapagligtas mula roon, ang Panginoong Jesucristo. Babaguhin niya ang kalagayan ng ating mga hamak na katawan upang maging katulad ng kanyang maluwalhating katawan sa pamamagitan ng kapangyarihang kumikilos sa kanya, upang maipailalim niya sa kanyang sarili ang lahat ng bagay. Kaya nga, mga minamahal at pinananabikan kong kapatid, kayo ang aking tuwa at karangalan. Magpakatatag kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. Nakikiusap ako kina Yodias at Sintike, na magkaisa sila ng pag-iisip bilang bunga ng kanilang pagiging isa sa Panginoon. Hinihiling ko rin sa iyo, tapat kong kasama, na alalayan mo ang mga babaeng ito. Kasama ko silang nakipaglaban para sa Ebanghelyo, kasama rin si Clemente, at iba ko pang mga kamanggagawa. Ang mga pangalan nila ay nasa Aklat ng Buhay. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Makilala sana ng lahat ng tao ang inyong kahinahunan.
ang Panginoon ay malapit nang dumating. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, sa halip ay idulog niyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan tungkol sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamong may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos, na higit pa sa kaya nating maunawaan, ang magbabantay sa inyong mga puso at mga pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kahuli-hulihan, mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kanais-nais, anumang bagay na kahanga-hanga, kung may anumang kahusayan, at kung may karapat-dapat parangalan, ang mga bagay na ito ang isipin nyo. Ang mga bagay na inyong natutuhan, o tinanggap at narinig, o nakita sa akin, ay patuloy nyong isagawa, at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Ako'y galak na galak sa Panginoon, na ngayon, pagkalipas ng mahabang panahon, ay muli nyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin. Sa katunayan, lagi kayong may pagmamalasakit sa akin. Wala nga lamang kayong pagkakataon. Hindi ko sinasabi ito dahil may pangangailangan ako, sapagkat natutuhan ko na ang masiyahan kahit anuman ang aking kalagayan. Alam ko kung paano maghikahos, alam ko rin kung paano managana. Sa lahat ng bagay at anumang kalagayan ay natutuhan ko ang lihim sa pagkabusog at sa pagkagutom, at maging sa kasaganaan at sa kasalatan. Ang lahat ay magagawa ko sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay lakas sa akin. Gayon may napakabuti ng ginawa niyong pagdamay sa aking paghihirap. Alam niyong mga taga-Filipos na noong mga unang araw ng pangangaral ko ng Ebanghelyo, pag-alis ko sa Macedonia, wala ni isang iglesia na nakibahagi sa akin sa pagbibigay at pagtanggap kundi kayo lamang. Sapagkat kahit noong ako'y nasa Tesalonika, ay makailang ulit na nagpadala kayo ng tulong para sa aking mga pangangailangan. Hindi dahil nais kong makatanggap ng kaloob, kundi nais kong makakita ng bunga na sumasagana para sa inyong pakinabang. Ngunit sulit na sulit ang natanggap ko ngayon at labis pa. Lubos akong nasisiyahan, ngayong natanggap ko mula kay Epafrodito ang mga ipinadala ninyo. Ang mga ito'y masarap na samyo at kaaya-ayang alay na nagbibigay kasiyahan sa Diyos. At pupunuan ng aking Diyos ang lahat ng inyong mga pangangailangan ayon sa Kanyang maluwalhating kayamanan na matatagpuan kay Kristo Jesus. Luwalhati sa ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Batiin niyo ang lahat ng banal na nakay Kristo Jesus. Bumabati sa inyo ang mga kapatid na kasama ko. Bumabati sa inyo ang lahat ng mga banal, lalong-lalo na ang mga nasa sambahayan ni Emperador Cesar. Naway sumainyong espiritu ang biyaya ng Panginoong Jesucristo.